In order for you to be successful in life, you need to have the charisma, uniqueness, nerve, and talent. Char! I love volleyball. Volleyball for team sports, and then individual and dual sports, I love badminton. And for board games, chess game. Family's love, special someone's love, and support. That's the biggest motivations and inspirations na kailangan mo sa buhay. Salamat, aso. Favorite ko mga aso. Ito na klaseng aso. Hi mga stories! Hello! Welcome back to our channel. My name is Romero. My name is Clement. For the hashtag RC Stories. So for today's vlog is, we will give you 15 facts about us. Yes, RC Stories. Yes. So see you around! What is your full name? Hello! So my name is Clemente, Tibay Abalos III. Clemente is my first name, Tibay is my middle name, tsaka Abalos is my family name. The third, dahil tatlo kaming Clemente sa family. Una, yung lolo ko. Pangalawa, yung papa ko. Tapos ako, kaya the third. Kaya, Clemente, Tibay, Abalos, the third. Well, hello mga ka-stories! My full name is just simple as Romel Zabati Alvarez. Romel as my first name, Zabati is my middle name, and Alvarez is my last name. That's all! How old are you? Well, to answer the question, I'm already 28 years of age because I was born in the year 1992 on the month of July 22nd. Age? Kaya lang bahala. Pero October 11, 1988 ako. Tas Libra. Kalimutan na lang natin yung edad kasi lampas na ako sa kalendaryo. So where are you? Hello! Well, obviously, I am from the Philippines, specifically Cebu. My mother's side is in Alegria, Cebu, and my father's side is from Bantayan Island, Cebu. So, from different sides, because nag-elementary ako sa Bantayan, high school is in Alegria, college is in Cebu City. But currently, I am here in United Arab Emirates, specifically in Al Ain, because I am a proud OFW. Time up muna. Oh, Tagasan daw ako. So, originally, Cebu City ako lumaki. Tapos, yung papa ko, taga Bourbon, Cebu. Tapos yung mama ko, taga Masbate. So, pero sa, hanggang sa lumaki kasi, Cebu City lang talaga. Pero ngayon, may bahay kami sa Consolacion. Pero, Cebu pa rin. Cebu, Philippines. Tsaka ngayon, kasalukuyan, nandito ako sa Al Ain. United Arab of Emirates kasi yun, dito yung hanap buhay ko. How many siblings do you have in the family? Sa pamilya namin, tatlo. Tatlo yung kapatid ko. Una si Kuya Dimboy, pangalawa si Kuya Ninyo, pangatlo si Ate Debbie. Si Kuya Ninyo, deadlocks na, kinuha na ni Lord. But okay lang din, kasi siguro time na niya yun. At saka si Ate, nandun sa France, married na din. Magkalayo kaming lahat, tsaka yung kuya ko nasa barko. Pero maganda to get to the identity lang. Yun, tatlo kami magkakapatid. Ako yung bunso, panganay namin si Kuya Dimboy. Ulitin ko, tapos si Kuya Ninyo, tapos si Ate Debbie, isang babae lang yung ate. Isang babae lang siya sa magkakapatid. I only have one sister, my elder sister. So, meaning dalawa lang kaming kakapatid. Ako yung bunso, babae yung panganay. So, yung agwat namin, it's like 2 years lang. Yun lang, so isa lang yung sibling ko. At tapos siya is, kasal na siya noong, hindi, kailan ba yun? September 2017. Kasal na siya. So, ako na lang yung single. So, that's it. I only have one sister, elder sister. What is your favorite pet? Favorite pet? Siguro, isa lang, aso. Favorite ko mga aso. Ito na klaseng aso. Marami ba kayong aso? May mga aso ba kayo? Marami. Pero nung unang pili ko ng aso, Shih Tzu. Tapos gusto ko pa ng ngayon, bet ko yung Pitbull. Basta aso talaga hilig ko. Ako, favorite pets? Gusto ko sana aso. Cats and dogs. Pero among tato, ang pinaka-favorite ko talaga is cats. Gusto kasi sanang, kasi yung cats parang kasi sila, parang independent.
independent. Ewan ko lang. Gusto ko lang mag-cats. Meron kasi kaming cats. Cats, kaya sa bakit. Ayaw kasi ng mama ko yung aso. Ewan ko. Basta yun dalawa. Pero pinaka-favorite ko among buto. What's your educational attainment? I graduated in University of San Carlos. I took a Bachelor of Culinary and Textile Arts under the College of Education. Wala, hindi man ako masyadong achiever nung nag-aaral pa. Pero man yung estudyante nila, tapos nagpa-part-time job ako. Part-time student, ganun. Working student is the term. Kaya yun. Tinapos ko yun. Unang course ko din pala is Business Administration. Tapos nag-shift. Pero tinapos ko Bachelor of Culinary and Textile. Ako naman, I graduated in Cebu Normal University. Of course, in Cebu, Philippines, as a Bachelor of Secondary Education, major in MAPE. MAPE stands for Music, Arts, Physical Education. So, I teach secondary students, junior high school students. That's it. So, wala naman ako masyadong, wala na akong award sa college kasi hindi naman talaga ako naging sa pag-aaral kasi marami ako mga rockets or mga ganun, sayo-sayo after class. After school, ganun. Before, I really not focus more on studies. As long as ma-maintain ko lang yung grades ko kasi I'm a scholar also during that time sa high school ko na scholarship during my college. So sila yung bibigay sa akin yung tuition, ganun. Basta hindi na ako ma-field sa mga subject. That's it. What sports are you into? Kung napapansin nyo, bago yung view, syempre nasa ibang bahay kami. Nag-house arrest kami sa bahay ni Ike Falconite. Subscribe niyo po yung video niya. Tsaka talking about sports, siguro ako kasi yung taong tamad din. Hindi ako mahilig magpapawis. Wala akong hilig sa sports. Kahit mga board games, mga wala. Ngangers. Video games. Talo ko sa mga ganyan. Hindi ako, team sports. Hindi ko aesthetic, hindi ako athletic. Kahit ano, wala. Hindi ba ako mapakinabangan kasi tamad na tamad ako. So only mga traditional games. I'm into crafts, arts. Tsaka yun, yung mga larong pang bata, yung larong kali. Hindi yung patintero. Pang school, pang academics, wala. Ako, what sports I'm into too? Parang marami, char. Pero hindi naman ako masyadong competitive sa mga ganun. I love volleyball. Volleyball for team sports. And then individual and dual sports, I love badminton. And for board games, chess game. Yun yung mga sports ko na gusto. Hi, Besh! Fresh na fresh. What are your hobbies? Hello! So, to answer the question, what are your hobbies? Ako wala ko masyadong hobbies, pero siguro interest. Gusto ko kasi lagi nanood lang ng TV, nanood ng Netflix, mga series, at saka eating. Gusto ko din mag-eating, tsaka shopping. Yan. Gusto ko, best na bet ko yung mag-shopping. Kaya nasabi ko sa'yo, tamad ako eh. Tara ako mapakinabahan. Tara, tumpa din tayo. So ako naman, I guess, one of it is dancing. Tapos watching movies also. And char, sleeping. Siguro yung dadagdag ko, singing. Habis ko yung pagkakanta. At inom. Yun lang. What are your favorite foods? Your favorite foods? Hindi ka mabili naman sa foods. May hindi ka mabili ito. So you can answer that one. Uy, dadagdag ko din para sa habis na yun akong magluto. Tsaka sa pagkawari, wala nang hindi ako masyadong mabili. Ang happy na lang ng mga pagkakarito, lechon. Tsaka, basta baboy. Gusto ko yung baboy. Isda. Yun, ako naman, kahit yung craving ko. Kasi hindi ako masyadong palakain, char. Mostly Filipino foods. May adobo, ganun. Bulalo, di ba? Mas ako ano yung kinikrate, hindi naman kung parang maramihan kung tikim-tikim lang, ganun. Pansin, pihon din pala, that ko yung ganun. That's it, that's my favorite foods. Sa nungo sa Aramon, Filipino foods. Pero dito sa UAE, ano gusto mo? Sa UAE, dito, nakahiligan mo na lang yung shawarma. Tsaka yung mga maangang, everything na pagkain na maangang. Gusto mo na siya sa bulan. Kasi hindi ko din kaya masyari yung mga Arabic foods. Mula ng ibang bansa. Meron yung mga biryani, mga ganun. Pero number one pa rin sa akin yung lechon at saka toyo. Correct. Lechon, baboy, specifically, di ba? That's it for our favorite food. Buto. What is your favorite color? What is my favorite color?
kapag morning yung kapag morning tayo, anong color ng sky? It's blue. So any shades of blue, that is my favorite color. Well, of course we cannot consider, I guess, black and white as color, maybe, but I really like white. Pero we're talking about color, of course, that's it. Blue. Any shades of blue is my favorite color. Favorite color. Ako talaga gusto ko talaga black tsaka white, yung mga basic colors. Pero since hindi siya kinoconsider as color, syempre iba yung kulay, talaga na kulay. Gusto ko din talaga yung blue na gusto ni Romel. Pareho kami ng favorite color, blue. Do you have any physical insecurities? Physical insecurities, siguro yung skin ko. Sabi nila maganda daw kulay ko, pero hindi ko siya gusto. Tsaka yung ilong. Pongo! Pero syempre, proud ako nito, wala pang binago. Kaya wala naman masyado, kasi contento naman kung anong meron ako. Ako, physical insecurities, maybe insecure talaga ako sa legs. Gusto ko yung mas makatingnan mo yung legs, very thin. Gusto ko parang mas makapal-kapal yung legs ko and my back. And I want also muscular, you know, dito, biceps, triceps more. Kaso nga lang, tamad ako mag-exercise, even push-ups, like the tips, home exercises. Gusto ko sana mag-gym, pero of course, no time for yun lang. Kaso nga, di ba, my hobby is dancing. Maybe this kind of body is good for it lang. Pero kaso hindi na ako masyadong active in dancing. But I guess those are my physical insecurities. I want thick thighs and then little more here. And little more chest and here. Ganun lang. What is your best asset? Best asset? Siguro yung boses ko. Mahilig kasi talaga akong kumanta. Tapos pag may gathering with friends, yun, pinapanlaban ako sa kantahan. Tsaka for physical siguro, yung chin. Yan, sa mga magkakapatid kami, lahat may dimples. Siguro eto, asset ko to, yung dimples. Me, my asset, best asset, probably, ano nga ba? Maybe my eyes. Tapos sa aming magkakapatid, kami dalawa, we have different like, ang tawag niyan, yung parang size or form of eyes. Kasi yung isa, merong fold. This one, my left eye. And then this one is like parang chinito. Yung parang wala siyang fold. So parang, if ever dati, nagsushow ako, kapag naglalagay ako ng eyeliner dito, pag ganun, yung isa hindi na masyadong makita kasi wala siyang fold. Automatic na kaganun siya sa eyes. Maybe my eyes is my best asset for me lang ha, kasi maybe it can become a killer eyes, charot. Ganon, especially during teaching, parang gusto mo yung nice, gusto mo yung pang stricto, alam mo yon. Basta, I guess this one, aside from, probably I have the moves in dancing, but most of all, I what guess what is your motto in life? In order for you to be successful in life, you need to have the charisma, uniqueness, nerve and talent. Char! Sa RuPaul's Drag Race na siya, pero siguro kung motto ko sa buhay is hindi kasi ako masyadong yung ma-chika. Gusto ko lang try until you succeed. Napakaluma na, pero diba, sa buhay dapat try hanggang sa makuha mo yung gusto mo. My motto in life, maybe before I actually have this like, it's okay not to be okay as what the lyrics of the song Jessie J, Who You Are. But then again, in life, I realized that life is not about winning or life is not about being on top. But life is about rising every time you're down or every time you fall. I guess that's my motto in life. What are your biggest dreams in life? So, dito tayo sa mga pangarap. No tea, no shades, no pain, no gain, no pink lemonade, char. Seryoso, pangarap siguro. Gusto ko lang mapaligaya yung parents ko, si mama tsaka si papa. Gusto ko lang din silang ipasyal, tsaka gusto ko. Pero pangarap ko personally sa buhay ko, gusto ko magkaroon ng negosyo. Gusto ko yun, negosyo na maging successful. Pero dun sa Cebu dapat, ha, hindi dito sa ibang bansa. Tsaka, to be the next drug superstar. My biggest dream, of course, one of it is we want to become a successful blogger, RC stories. And aside from that, actually, gusto ko lang mag-earn lots of money. Walang wala na ako masyadong. Gusto ko lang travel all around the world with my
someone special. And of course, my family, it's really my biggest dream. My life is quite proud of you, especially my mother, you know. That's it, I guess that's the biggest dream in my life. But right now, we want to become a successful vlogger, so support us, subscribe, and views and likes our videos. What are your motivations and inspirations? Siguro, motivation ko, kaya ako napunta dito kasi sa ibang bansa dahil sa personal interest ko, tsaka sa family ko. Gusto ko sila talaga mapaligaya, tsaka ma-provide yung mga needs nila, kaya namomotivate ako dahil sa kanila. Tsaka for relationship side, dyan naman si Romel na laging nakasuporta, tsaka laging nagpapa-inspire. Kaya yan, motivation, family, tsaka inspiration, yung karelasyon ko ngayon, life. Well, what makes me motivated, of course, it's family's love and family support. They're always there to support me, to give maybe advices, especially is the support. Especially I'm here abroad in United Arab Emirates, so I am very much motivated and inspired. If they send videos, they send messages na kumusta ka, ganun, they are just okay, like sending videos that they are having fun, like that. So like, it's about good relationship towards your family and towards someone special to you. So that makes me motivated and inspired to really achieve your goals, to really achieve what really wanted in life. I guess that's it. Family's love, special someone's love, and support. That's the biggest motivations and inspirations na kailangan mo sa buhay to keep moving. Ganun. I guess that's it. Thank you. Yay! Thank you so much, mga ka-stories! Yes, thank you for watching for another successful videos, sharing 15 facts about artsy stories. Sana nagustuhan nyo po at saka may nakuha kayo na konting mga facts na sa amin. Yun ang buhay namin. Sana na-share namin sa inyo. Kaya, don't forget to subscribe. Yes, and click the notification bell. Yay! See you again next time, mga ka-stories. Again, my name is Romel. Bye! Clemente! This is the #artsystories. Bye-bye!